Matapos ang sunod-sunod na trade na kinasangkutan ng Blackwater Elite, meron tayong balita na ibebenta na ang kanilang franchise sa PBA. Pero paano ang 3 years contract na pinirmahan ni Macbello? Anong mangyayari? Alin at pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, please please subscribe sa ating channel at huwag na rin kalimutang pindutin ang notification bell button para wala kayong malampasan sa ating mga bagong video. So ayun na nga, galing mismo kay Snow Badwa, nakatanggap umano ito ng balita mula sa kanyang source na mga PBA insiders na kung saan ay ibebenta na di umano ni Jocel Ducey ang Elite franchise. Ang Blackwater na isang kumpanya ng pabango ay nasa ilalim ng malaking beauty products company dito sa Pilipinas, ang Ever Bilena. May plano nga raw ang koponan na pag nabenta ang kanilang franchise sa PBA ay papasok naman ito sa EBL, gaya ng ginawa ng San Miguel Corporation kung saan mayroon silang koponan sa nasabing liga, ang San Miguel Alab Pilipinas. Itong balitang ito ay mananatiling rumors hanggat walang inilalabas na payag ang may-ari mismo ng Blackwater na si Jocel Ducey. Pero ang tanong ngayon, ano ang mangyayari sa mga players na may kontrata pa sa Blackwater Elite? Kung may magkaka-interest mang kumpanya para bilhin ang franchise na ito, marahil ay sasagutin nila ang kasalukuyang kontrata ng mga manlalaro ngayon ng Blackwater. Pero ang presyuhang iyan ay nakadepende pa rin sa magiging usapan ng dalawang kampo. May mga pagkakataon pa nga riyan na nilalakihan ang patong ng isang kuponan sa players na ibebenta nila. Siyempre, business yan eh. Tungkol naman sa kaso ni Macbello, kung anong mangyayari sa kanyang kontrata. Noon lamang nakaraang linggo ay pumirma ito ng 16.2 million na 3-year contract sa Blackwater. Malamang sa malamang ibabuyout iyan ng papasok na bagong team kung sakali man. Pwede rin mangyari na ibenta sa mas malaking presyo ang isang manlalaro papunta sa isang kuponan, depende sa mapag-usapan ng dalawang kampo. Siguro isang clue na rin na aalis sa talaga ang Blackwater sa PBA ay iyong sunod-sunod na blockbuster trades. Kung saan nalipat ng ibang kuponan sina Mike De Gregorio, Alain Maliksi at si Bobby Ray Parks Jr. Isa pa sa dahilan kung bakit lumabas ang balitang ito ay mapapaso na kasi ang 4-year security bond ng Elite sa PBA. Ibig sabihin pwede na nilang ibenta ang kanilang franchise at umalis sa nasabing liga. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Tutuluyan kaya ni Jocel Ducey ang pag-alis sa liga? I-komento nyo lang iyan sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video na ito.